tayo na po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kaganda kang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kaganda kang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog po tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bagaman lagi mong ginaganap ang pagliligtas sa lahat, subalit ngayon higit mo itong kinukusang aming ikagalak. Tunghayan mo kaming iyong mga hinirang upang ang iyong pagtulong at paglingap na maaasahan ay maging mapanatag sa mga kaanib ng iyong sambayanan at sa mga magiging kaanib pa sa pagsapit ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag-iisahin ko na lamang. Isa lamang ang magiging hari nila. Hindi na sila mahahati. Sila'y gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan ni gagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Lilinisin ko sila. Sila ang magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na lang mabuti ang aking mga utos at tuntunin.
Sila'y doon maninirahan sa lupaing tinirahan ng kanilang mga ninuno, sa lupaing ibinigay ko kay Jacob, sila at ang kanilang mga anak at magiging anak ng mga anak ay doon mananatili habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila. Ito ay tipan ng kapayapaan at mamamalagi magpakailanman. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking templo. Ako'y mananatiling kasama nila magpakailanman. Ako ang maging Diyos nila. Sila ay magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng bansa na akong Panginoon ang humirang sa Israel upang maging akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng puon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng puon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng puon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga. Makikigalak pati mga binata't matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Magsitay na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sinabi ng poong mahal, kasamaan ay layuan, kasalanay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon iyon, marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila ay pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Ano ang gagawin natin, wika nila? Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat.
paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caiaphas, ang pinakapunong saserdote noon, ay nagsabi ng ganito, "Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay, alang-alang sa bayan, sa halip na mapahamak ang buong bansa?" Sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahon ngayon, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa. At hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus. Kaya't hindi na siya hayagang naglagad sa Judea. Sa halip siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang. At doon siya nanirahang kasama ang kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa. Maraming mga tagalalawig ang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo kaya't nagtanungan sila, "Ano sa akala ninyo? Paririto kaya sa pista o hindi?" Pinag-utos ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo na ituro ng sinamang nakaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y maipadakip nila. Mga kabatid, na mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Sa pagkakataong ito ay maligaya at malugod po naming tinatanggap dito sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno ang lahat ng ating mga kadiboto, lalong-lalo na ang mga kadiboto nating nanggaling pa sa St. Joseph the Husband of Mary Parish, Bangad, Kabanatuan City. Sila po ngayon ay higit kumulang na mayroong 230 na kadiboto na sa ngayon ay kasama natin sa loob ng basilika na nagdiriwang ng Banal na Eukaristiya. Gayon din po ay malugod naming tinatanggap ang kanilang kaparian na sina Father Elmer Villamayor at Father Joseph Manyalak. Palakpakan po natin ang ating mga panauhin. Maligayang pagdating po sa tahanan ng ating Itim na Nazareno. Ngayon po ay Sabado, unang araw sa buwan ng Abril. Tayo pa rin po ay nasa ikalimang linggo ng Kwaresma. Subalit bukas, pasisimulan na natin ang tinatawag nating Semana Santa o mga mahal na araw. At ito po ang paggunitaan natin sa pinakadakilang plano ng ating Diyos para sa ating kaligtasan. At yan na rin ay sa pamamagitan ng pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng kaniyang bugtong na anak na si Hesukristo. Kaya nga po sa ating pagbasa ngayon, maliwanag nating narinig sa Ebanghelyo ang masama at hindi magandang balak
ng mga punong saserdote, ng mga matatanda ng bayan, ng mga Pariseo, ng mga Saduseo, at ng mga eskriba laban sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Marami na silang naririnig sa mga ginagawa at ipinapangaral ni Jesus. Kinababahala nila ang napakadaming taong sumusunod sa ating Panginoon. Mas higit pa nilang ikinangamba, lalong-lalo na ng mga punong saserdote, noong binuhay ni Jesus ang kanyang kaibigang si Lazaro. Kaya dahil sa inggit, nais nila ng mga pinuno na ipadakip at ipapatay ang ating Panginoon. Subalit sabi naman ng iba na huwag na lang kumilos ng ganyan sapagkat aalsa ang taong bayan laban sa kanila. Ngunit hiniling na ni Caiaphas na mas mabuti na ang isang tao ang ipapatay kaysa buong bayan ng Hudeya ang magdusa. At ito na nga ang nangyari. Subalit hindi ayon sa kagustuhan ng mga pinuno, kundi ayon sa dakilang plano ng ating Diyos Ama. Dahil alam naman natin na inggit ang nagahari at nag-uudyok sa kanilang puso para gawin ito laban kay Jesus. Magtagumpay man sila sa kanilang plano, mangingibabaw pa rin ang dakilang plano ng Diyos. Uulitin ko, napakahalaga po nun, magtagumpay man sila sa kanilang masamang plano, sa bandang huli, mangingibabaw pa rin ang plano ng Diyos. Ang kamatayan ni Jesus ay para sa kaligtasan ng sanlibutan, at ang kaniyang kamatayan ang magiging tanda ng walang patid na pagmamahal ng Ama para sa kaniyang mga nilikha. Pagmamahal para sa ating lahat na punong-puno ng pagkukulang at napakadaming kasalanan. Nakalulungkot isipin na kung sino pa ang gumagawa ng mabuti ay ang siya pang napapahamak. Kung sino pa ang mabuti ay siya pang sinisiraan at hinihila pababa. Kung sino pa ang mabuti, siya pa ang ginagawan ng masamang bala. Subalit, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, kagaya ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, ipinakita niya na ang isang mabuti, kahit nasa gitna ng kasamaan ang kaniyang paligid, nananatili siyang mabuti. Hindi siya nagpapaapekto. Hindi siya nagiging masama dahil masama ang kaniyang nasa paligid. Subalit sa gitna ng kasamaan, magniningning pa rin siya dahil siya ay mabuti. Ibig sabihin, ang mabuti kailanman hindi mababahiran ng kasamaan. Ang mabuti sa bandang huli ay palaging magtatagumpay laban sa kasamaan. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, pinapaalalahanan tayo ngayon ng ating ebanghelyo na manatiling mabuti. Ito ang nais ng Diyos Ama sa ating lahat, na manatili tayong mabuti sa gitna ng mundong magulo at mapangusga. Ang ating kabutihan
ang ating ihasik sa ating kapwa. Kapag nanatili tayong mabuti, sinasalamin natin ang kalikasan at katangian ng ating Diyos. Ang Diyos ay mabuti. Pakitaan man tayo at suklian ng hindi maging maganda, piliin pa rin natin ang maging mabuti. Uulitin ko, napakahalaga po nun, pakitaan man tayo at suklian ng ibang tao ng hindi maganda o masama, piliin pa rin natin ang maging mabuti. Sapagkat ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, nanatiling mabuti mula simula hanggang katapusan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama upang tulad ni Kristo, maging matatag tayo sa pagharap sa buhay at sa mga pagsubok. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang mga hindi Kristiyano, naway makakilala kay Jesus na namatay para sa lahat, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang mga Kristiyanong napahiwalay, naway mag-ukol ng higit na pagtatalaga ng sarili sa ekumenismo, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang mga may kapangyarihan, naway mag-alay ng sarili sa pagtataguyod ng katotohanan at katarungan, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang lahat ng Katoliko, naway makadama na sila ay may natatanging kaugnayan sa isa't isa dahil sa iisang pananampalataya, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ama naming Diyos, sa iyong pagkakatipon sa mga mananampalataya, sila ay pinagbuklod mo sa iisang katawan ni Kristo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama, aming handog, ang dinapayatalak na ito, handog ng iyong bayang sumasamon, humihingi ng patawad mo. Magstay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihin niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, kami ay iyong dinudulutan ng walang hanggang buhay sa pagpapahayag namin ng pagsampalataya sa iyong ngalan, sa pagdiriwang ng muling pagsilang noong kami binyagan,
Tanggapin mo ang aming mga alay at panalangin upang ang mga umaasang magiging kaanib ng sambayanan ay huwag masiphayo sa kanilang inaasam, at ang mga umaasang patatawarin sa kasalanan ay tumanggap sa kanilang nilulunggating makampan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan sa krus ay itinanghal. Sa krus, ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus, nagtagumpay ang ipinangakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad, at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitay na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami
sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa gitna ng mundong mapanghusga at magulo, piliin pa rin natin ang maging mabuti, sapagkat ang Diyos ay mabuti. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubos na bibig bago umalis harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Paalala sa mga nagsisimba, pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa,
Wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinagpasalo sa katawat dugo ng anak mo ay maging hindi nawa na iiba sa kaniya. Sa pagtataglay ng buhay mong sa amin ay kaniyang pamana, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At sasamahan po ako ng aking mga kapatid na pari. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, binibintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,